Good morning mga ka-garden, good afternoon, good evening, ano man po ang inyong kalagayan sa araw na to. Ayan, so another video po from our channel, from Tita Sardineras. So ang menu natin for today is pinalusag na bibi. So kagaling po dumating yung mga gulay na yan, itong bibi, and sili, and this one. Ayan, sili yung haba, pero lang po lang. Lahat po yan, galing po sa atin namin, at pinagandasan kasi kagaling kami. Ayan. At sa kuya namin syempre, shoutout kay LV, Kuya Cardo, at sa kanilang mga magandang anak, at mga poging anak, Jello, Kayla, and Kenan. Ayan, so maraming maraming salamat sa paghahanda ng mga produkto mula sa inyong farm, kaya naman kakainip sa amin kagabi pa. Ayan, so ang ingredients natin is lubi-lubi, sibuya syempre, bawang, yan sili, dalawang kasing sili, and gata at tiyapana, natatawag lagi din po ng Bicol. Kaya meron po kami kaibigan na dito, tiyapana, fresh from Bicol din po. Ayan, so tara po, magluto tayo mga ka-garden. Pag-prepare lang daw ng lubi-lubi. So, baby pa siya. Ayan, so lahat po siya, hindi ka po, I mean, pwede siyang kunin. So, ganito lang yung prepare. Naman tayo ng isang medyo magulang na siya. Ayan, so, ang kukunin ng ating part is yung ito tula pa. So, may gagawin tayong technique na ito ang paggawa niya. So, sayang kasi itong dahon na ito, itong kulay green. Alam ba yung ginagawa ko siya. Pero itong stem na ito, so guys, mga kagarden, medyo matigas na siya. So, hindi natin siya kukunin. So, ganitin natin siya. So, ayan. And yung kaya niyang makurot. At din doon sa part na kaya makurot. Okay, pwede pa siya. Ang gagawin natin, hindi tayo gagamit ng kutsilyo kasi nanginitin po siya. So, dalawang klase po ang pagayat ng lubi-lubi. Depende po sa kung anong luto ang gagawin natin. Ito pong gagawin natin today is pinalusag. Para siyang pinakwit. So, lahat ng na-explain ko po kung bakit siya nasabing, bakit siya nasabing parang pinakwit ng lupa. Kasi hindi tayo gagamit ng ano pa mang tool for cooking. Kasi pag na-assemble natin siya, as is na yun. Ayan. So, ito po. Para mga 1 and a half inch or 2 inches. Ayan. Talagang dito, nalalaman mo kung ano pa yung pwede mong i-discard na part. Kasi kapag medyo talaga lumalaban na siya, tanggalin na natin. So yung another, ano naman po, yung another way ng magaya nito, is kung ang luto niyo ay yung ordinaryong luto ng gulay, yung binataang gulay lang talaga siya. Pwede naman po yun. Pero mas pino lang po dito. Mas pino po sa pinagawa natin ngayon. Ito kasi pinalusag, ayaw naman natin na magbuka siyang machine. Kaya, narapi ang magaya natin sa kanya. Kapalusag natin, pero ang gayat natin is maliliit, magiging masyari siyang mushy. Ayan, so hindi na siya, hindi na siya yan, yung magiging yaki. Ayan, so yun po. Ayan, so ito na po yung complete and prepared ingredients po ng ating menu for today. So ulitin po natin with, syempre may ingredient, lubi-lubi leaves na prepare na po natin. Lubi-lubi, ayan, and then second, gata. And sinama ko po yung sabaw ng nyug. Ayan. So, ayan po yung gata with sabaw ng nyug. And panglad. Hindi po nawawala sa bacon cooking yan. Panglad. Ay, nakalimutan po siya kanina. Yung sabaw na pinapara. Ayan, prepare natin. Natibong na natin. And onion, garlic, chilling haba, and chilling tiki, I mean, nabulo. Or we call it hindi ko napikot kasi tango siya. Yes, and pepper. Ayan. So, yun po. It's assembled tayo. Sa menu na ito para po hindi natin napaalat ang ating mga tamang yung ating menu. So,
hanap po natin na asin. So, gratang gatama siya. Ganyan ang batin natin. So, kung tingin po na ito, is ang kamay na tinik sa akin ng aking mother, si Mama Ernie. So, for now, titignan po natin yung ito. It's about what? Ang gusto natin ma-achieve here, mga ka-garden, is una-una, tamang-tama yung blending ng gata at ng asin. Kasi yun po ang sekreto sa mga beautiful dishes. Yung perfect combination ng soft and gata. Yung ginam naman lang gata. Yun po ang tipik na ginagawa ng mama ko na natutunan ko na tinamaan niya sa akin na para hindi ka magkamali. So gata pa lang, itimplahan mo na. Ayan. At saka mamaya po kasi makikita ko yun, hindi natin pwede haluin to. Katulad ng ibang luto, ulam na pwede siya i-alot. Yung naman ko na pinagbigyan natin is tatlong malalaking nabi. 35 pesos. Mas yung coconut water. Ang pwede nalagay sa ilalim is ang makabango tangla. Sasakyan natin siya para masunod ang ating pinalusag. So, syempre, lalagyan natin ang kalahati ng ingredients. Then, after 15 minutes, tignan natin. Ayan, so, medyo malakas po yung bulo niya. So, hihinaan natin, i-steamer natin, or hindi ko unog-unog. Ayan, so. Wow! So, dito natin siya kakaluin na ating paligtas. So, ganyan lang pwede natin gawin. Para yung na pwede mo siyang haluin para inis, pero siya ganyan lang. Actually, dapat nga hindi siya ginaganyan. May pusa siyang malito na lang. Okay, so bumagsak na yung kulay kanina, napakadami po na. Ito niya po yung mga ito po. Oh. Masarap po yan, yung gata na namumuno. Okay, so mukha namang masarap siya kasi kung maaamon niyo po mga ka-garden, ang bango-bango ng gata. My God! Ayan po. So, siguro mga 30 minutes na lang, sisimmer natin siya. Okay? Ayan, finally, after 10 years later. Ayan siya. Ito na lang sa isip na lang po na gulay. Ayun. So, hindi mo siya gagawin. Tinipuso-puso ko natin para ang dami ng mga lasa. At nilagyan na rin natin ang sili. Sa vlog namin. Ayan, so titignan na po natin ang pinalusag. Pinalusag na, gabi-gabi. So, I'm with Ate Ching! Yes, Ate Ching. This is Desiree. So, para, kain na po. Ito po siya nakablog. Siya po yung nagnasasenta. Magandang babae. Na magandang babae yung babae today. Yes. Ayan. Pero hindi ito po kakagandang. Bakit ba na po namin yung pinalusag? Mayroon daw po ang kanyang pagandang pagpapos. So, may meron po kami. Ayan, meron po kami. Fresh melon slices and meron juice. Dito to? No. Galing sisik. Galing sisik siya. Ito lang po lang nito. Dito na natin ang may sinagap na sa sisik na kanina.
Parang black dami nung kanin ko ni Rai. Yun lamang ko, juice mabalos sa Indo-Bukong.